Good morning, morning, mga kamama. Another solid food para kay baby. Isa ka rin ba sa nauubusan na ng idea kung ano bang ipapakain mo kay baby? Kaya naman, isi-share ko ang recipe nito na healthy na and delicious pa. And for today's video, our main ingredients is apple and broccoli. At samahan na rin natin ang rice para kompleto. Ang dami ng rice ay depende po sa gusto ninyo. Yung ganito kasi kadami is good for one day na ni baby. Unahin muna natin lutuin yung rice. Lagyan ng enough water para maganda yung pagkakaluto. Sa recipe nito, maraming nutrients benefits na makukuha si baby. At habang inaantay natin maluto ang rice, i-prepare na natin ang apple. Ikat lang natin yan sa kalahati. Then kalahati gagamitin ko, balatan po natin. Then ikat natin ng small size lang. Alam nyo ba na ang apple ay mayroong vitamin A, vitamin C, calcium at fiber? Kung tatanungin naman ninyo kung nakaka-choke ang raw apple, yes! Raw apple are one of the top choking hazard for under 4 years old. Kaya naman, mas mainam na lutuin o steam ang apple hanggang sa lumambot ito bago ipakain kay baby. Isunod naman natin ngayon ang broccoli. Same procedure lang, small size cut din lang yung gagawin natin sa broccoli katulad nito para naman mabilis ding lumambot. Alam nyo ba na ang broccoli ay mayaman sa mga vitamins, minerals, fiber, and antioxidant? Kaya naman masasabi din na superfood ang broccoli. At syempre, hindi natin maikakaila na napakasarap din naman talaga ng lasa nito. Kahit nga may kamahalan ang presyo nito, once a month talaga pinipilit namin ibili nito si baby. Ewan ko ba naman nga sa panahon ngayon, eh lahat na tumataas ang bilihin. Ako na lamang talagang hindi tumataas. Charot! At eto na ang ating apple and broccoli. Wait na lang nating maluto yung rice. So ayan na yung rice. Okay na yung gantong luto. So i-add na natin yung apple and yung broccoli. Yan dito, mag-a-add na tayo ng water. Hot water nga pala yung inilagay ko dyan. So, para mas mabilis pa siyang kumulo. Then, lutuin natin to ng 30 minutes pa para mas lumambot pa yung apple. So, after 30 minutes, eto na, luto na. And don't forget to check the apple if malambot na po. At ngayon naman, ibiblend ko na yung food ni baby. Gumamit nga pala ako dito ng portable blender. Kung wala naman kayong blender, pwede na natin itong i-mash na lang. Ang kagandahan kasi kapag ginamitan ng blender, mas nagiging smooth yung texture niya. At sa portion naman na to, pwede kang mag-add ng breast milk, formula milk, or water. Mga kamama, baka meron din po kayo mga recipe na pwede niyo pong i-share. Comment lang po kayo para magawa ko rin po para kay baby. Samantala nga, iniwan ko yung pagbiblend ko at pinuntahan ko si baby kasi nga nag-iiyak siya dun sa kanyang duyan. Kahirap nga rin naman talaga nang walang iba magbabantay sa ating mga baby. Lalo pa nga't ganitong may ginagawa tayo. Pero kahit pa nga na mahirap ang ginagawa natin sa araw-araw, isang ngiti lang ni baby, tanggalin yung pagod natin. At eto na ang food ni baby, ready to eat na! At samantala nga, dito ko pinapakain si baby sa terrace namin kasi naman talagang napakainit sa loob ng bahay. Tingnan niyo naman ang ating baby, pawisang-pawisa na, so nakakaawa naman. Pero yan, kahit pawis na siya, tuloy pa rin ang kain. At yan, pagkatapos nga niyang maubos ang kanyang pagkain, ayan, hinawak-hawakan ng kutsara. Akala siguro laruan yung kutsara. And yan lang po for today's video. Bye-bye! Thank you so much!